Hello, kumusta kabayan? Finally, I am so glad kasi ang IETF was approved to shorten the quarantine hotel facility sa lahat ng mga Pilipino, either OFW or non-OFW, or kahit na foreigner na papasok ng Pilipinas mula sa green at yellow list country na fully vaccinated na ng mga individual. At syempre, ate ding aalamin kung paano kumuha ng polo vaccination certificate for OFW kasi ito ang required ng IETF. Ito ang ating pag-uusapan kabayan pagkatapos mo mag-subscribe sa ating channel at pakihit na notification bell para updated ka sa mga video nating i-upload in the future. Welcome back huli kabayan, this is Dutch from Dutch Info TV. Ay muli po nagbabalik from Dubai. Ang IETF ay naglabas na nga po ng Resolution Number 142 na effective October 8, 2021, all international arriving passenger coming from green and yellow list country na fully vaccinated individual ay isasagawa na po on the 5th days ang RT-PCR test. So, once na lumabas na ang negative result, syempre ang UWA, sila na yung bahala mag-arrange ng flight pauwi, either aeroplano or bus transportation. So, ang individual, tatapusin na lamang ang home-based quarantine na up to 10 days. Ito yun sa mga fully vaccinated individual, mga kabayan. So, take note po, ang day 1 of arrival is the first day of quarantine. At para naman ito sa mga non-OFW at mga foreigner, they shall required to secure their hotel booking for quarantine at least 6 days para hindi atrasado at saka may allowance pa. Now, para naman sa mga non-vaccinated o yung mga partially vaccinated na mga pasahero o yung mga hindi ma-verify ang kanilang vaccine status, ito yung mga kahit na manggagaling sila sa green at yellow list country ay the same protocol applied pa din para sa mga pasaherong ito. 7 days pa din isasagawa ang RT-PCR test. Now, pagka lumabas na yung result nila, they have to undergo up to 14 days of home-based quarantine. Kailangan kumpletuhin yung 14 days sa mga non-vaccinated at partially vaccinated individual. At again, first day of arrival is the first day of quarantine, mga kabayan. Kaya ang lahat ng mga non-OFW at foreigner, they shall required to secure their booking for quarantine for at least 8 days. Kasi 7 days sila mag-PCR test, kinabukasan, lumabas na yung result. So ganun po yun, dapat 8 days. Uulitin ko po sa mga fully vaccinated na individual, 5 to 6 days sa hotel at yung natitirang 4 sa bahay na po ang ating quarantina para makumpleto yung 10 araw. Ngayon, para naman sa mga unvaccinated at partially vaccinated individual, naman ay 7 to 8 yung pananatili sa hotel. And then, RT-PCR test, pag lumabas na, so yung 6 days na balance, tatapusin na sa home quarantine, a total of 14 days quarantine. So, ganun po yun ang bagong kautosan ng IETF, kabayan. Now, kabayan, ano ba ang mga dapat ipresenta bilang isang legitimate document na nagpapatunay na tayo ay fully vaccinated na sa bansang panggagalingan natin? Sa mga OFW at saka yung mga dependent nito ay ang Certification of Vaccination from Philippine Overseas Labor Office o yung POLO from the country of origin. Ayon po ito sa direktiba ng IETF. Ayun ako. Tila kabayan na parang walang trust ang IETF sa mga OFW. Dito kasi sa Dubai, mga kabayan, meron kaming vaccination card. Aside from that, maaari din namin ma-access ang vaccination certificate through mobile app. So, ganun po tayo ka-high-tech ngayon. So, hindi ko malaman kung bakit sa polo lang kukunin yung certification at lang yun lang yung i-honor ng IETF.
ay nako, na tayo magagawa. So anyway, para naman para makakuha ng polio vaccine certificate ay bisitahin lamang po ang onehealthpass.com.ph ng Bureau of Quarantine website. Ito po yung mga step na dapat gawin, mga procedure. Step 1, magrehistro kung hindi pa kayo nakapag-register, at it note down at or i-screenshot ang QR code. Okay? Now, step 2, i-click ang My Profile icon, then enter the QR code number and the last name. Then, click mo yung search. Pagkatapos, it will generate your transaction number to apply naman ito ng COVID-19 certificate para sa step 3. O ngayon, step 3 na, you may now apply your vaccination pass or certification, then upload your vaccination certificate issued by ministry, health ministry of your country. So, pati na dito yung proof of employment such as visa, labor contract, mga kontrata, at kailangan din mag-upload ng pasaporte natin, yung may ano, yung bio page picture mismo, yung may photo. Then i-click mo yung update. Once successfully submitted na your application COVID pass certificate, ay makaka-receive po kayo ng mensahe na kagaya nito. So once naka-receive na kayo ganyan, it will appear in your screen, and it means that you are done. At maghintay lang po ng email mula po sa Polo Office na mas yung mas malapit sa inyong lugar. Sila na po bahalang mag-reach out sa inyo, mga kabayan. So, ngayon mga kabayan, sa mga Pilipino naman na foreign national who are fully vaccinated in the Philippines, at ang kailangan lamang nila yung vaccination nagmula sa birth cert.ph o yung ini-issue ng BOQ certificate po ang dapat ninyong i-secure. Okay? Now, lastly, sa mga non-OFW and their dependent at mga foreigner who are fully vaccinated outside in the Philippines ay ang National Digital Certificate of Foreign Government, yung manggagaling mismo sa kanilang bansa. Kailangan digital copy po ang inyong ipresenta pagdating ninyo sa airport, mga kabayan. Okay? So, sana po malinaw. At kung meron kayong mga katanungan, ay just mag-comment lang po sa ating comment box section below. At pipilitin ko pong sagutin mayan, mga kabayan. Okay? So, this is Daz from Daz Info TV. Okay, magpapaalam muna mula dito sa Dubai. See you soon.